kasama ang ating ka-agripreneur, bibisita tayo sa isang quail farm para alamin ang kanilang best practices at matagumpay na agribusiness. Quail farming encompasses various types of operation. First is the quail farming for quail egg production, which is known to most of us. Second is the quail breeding, which requires the male and the female stocks for the production of quail chicks. And then we have some farmers who raise quail chicks up to the ready-to-lay or RTL stage. These RTLs are then sold for quail egg production. Our certified SariPreneur operates around these three types of quail farming operations. Dati siyang isang guard. Yung time na ita-transfer na sila sa Manila, nagdalawang isip siyang pumunta ng Manila. Dahil siyempre, bagong kasal lang kami noon, malalayo siya sa amin. Eh maliliit pa yung anak namin, wala pang isang taon yung bunso. Parang ayaw niyang pumunta ng Manila. Sabi naman ng isang ninang namin doon sa bangko din, maghanap ka ng ibang pagkakitaan na lang, magnegosyo ka. And sabi niya, why don't you try Pugo? Maliit lang ang puhunan, pero okay naman ang kita. So, pumunta kami doon sa isang nag-aalaga ng Pugo doon sa isang bayan dito rin sa Ilocos Norte. Tinina namin yung puguhan niya. Nag-start kami sa maliit lang, about 500 heads ng quail. Kalaunan, nagdagdag na rin kami hanggang 1,000, 2,000. Nakita namin na medyo okay naman ang kita. Although nahihirapan din kami nung una dahil wala pa kaming market. Hindi naman mahirap alagaan ang quail. Pakainin mo lang sila ng dalawang beses sa isang araw. Lagyan ng inumin nila. Lalagyan ng antibiotics, vitamins. Parang tao rin yan na pag gutom, walang production. At saka yung number one din yung feeds. Dapat alam mo yung pinaka-best na feeds na ipakain mo. Kasi may mga feeds kasi na hindi maganda sa pugo. Halimbawa, yun lang yung kanilang dumi, masyadong maamoy, ganun. Maganda talaga yung feeds namin ngayon. Umaabot kami ng 90% yung production ng itlog. Dapat maglinis tayo every other day o kaya mas maganda kung every day kung kaya yung mga tao. Ang breeding po medyo mahirap. Kunting kamali lang ho dyan, medyo tagilid ka na. Kasi pag may nahalong ibang breed o kaya ibang lahi yung pinili mong breeder, kasi two colors kasi yan eh, may black and brown. Kailangan na marunong kang kumilatis bago mo gawing breeder yung gawing inahin. Iisip kasi namin noon nung pandemic kung talagang tambak na kami ng itlog, pwede namin i-donate sa mga tao na walang makain, ganun. Marami namang market pa rin na pwede namin pagbentahan. Saka nag-uso ng talipapa. Doon kami nag-distribute ng paunti-unti hanggat na papaubos naman yung mga stock namin. Ang may advice ko lang ng mga gustong mag-alaga ng pugo, unang-una sa market talaga. Lalong-lalo ngayon sa pandemya, hindi po pwedeng paramihan. Yung tama lang. Ngayon, sa awa ng Diyos, okay na. Medyo normal na yung market sa palengke at sa mga kalapit barangay.